Okay, good day everyone. So welcome to OKG Farm. So i-discuss natin yung part 3 ng ating tutorial nitong particular na pan na to. So by the way, this is our breeder pan. Dito nakalagay ang aming mga female breeders. So let's go. So ang ating filter setup is composed of 3 chambers lamang. So in-innovate ko na to. So kung nagfa-follow kayo sa page no, before double piping ito, pero gusto ko siyang i-improve. So ginawa nating semi-eric system, hindi full eric, semi-eric lang, no? Kasi bakit semi-eric lang? Sa full eric kasi, full eric system ibig sabihin open siya buong buo. Ang nangyayari, nagtatravel yung buong heavy debris papunta sa other chamber, and we do not want that. So ang gusto natin, si heavy debris or big debris magstay sa first chamber, kaya semi-eric lang. So ayun, semi-eric excuse me, sa first chamber natin ng semi-eric system natin. So naka-radial pa rin tayo. So coming from the bottom drain there papunta dito kay ito, si bottom drain, aakyat yung dumi. So wala kayong makita ng dumi kasi malinis pa yung water, new water ito kasi newly filled and newly rehab. So ang nangyayari, aangat yung debris natin dyan at mag-create ng circular motion ng mga debris. At yung mga mabibigat na debris na huhulog at nasisettle sa ilalim. And of course, may mga malilit na debris niyan at yung mga nabibreakdown na debris, aangat yun, lulutang, at saka siya ipaprocess ng ating mga filter brushes. So, by history, sa pan na to, yung dumi, kahit isa lang ang gamitin ko, okay na eh, kasi by history, ang nilinisan ko, ito lang. Wala ako nakikitang dumi sa tatlong to. Except for the first one. So, but again, gusto natin malinaw yung water, no? Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita, yung dumi na nakikita. Gusto natin, everything will be processed accordingly. So, ginawa ko pa rin siyang apat. Okay? So, sa tatlong to naman, actually, may space to sa gitna. Nilagay ko lang to kasi pag may lulutang na debris, kaka-capture nito. But ang ilalim niyan is actually totally open. Yan. So bakit? Anong reasons behind dyan? Kasi gusto natin tuloy-tuloy yung water flow. Yung big mistake kasi ng mga pan setup is pinagdidikit-dikit yung mga filter brushes. So ngayon, pag nagdidikit-dikit yung buong filter brushes or compacted yung term nila doon, ang nangyayari, nag-slow down yung water natin. No? Napuputol yung momentum. Tatakbo si water at dahil madaming series of blockage at harang, nag-slow down siya at humihina yung flow natin. And ang disadvantage doon, nagkakaroon ng stagnant ng water doon. And pwedeng kabuhayan ng ating aeromonas and pseudomonas bacteria. And we do not want that on our pond. Okay? Then after yan, that's very basic, the basic principles of mechanical filter lang talaga. Sa kanya itatapon dito. Dito din ilalagay si UV light, no? Sa last chamber para sa sterilization process niya, para sa pagpatay ng planktons, ay yung protozoa natin, para walang lumot, doon din na kailangan kasi we have plants and we have a kuan lang indirect sunlight na pumapasok, but lalagyan pa rin natin for the purpose of clarity, no? Sa kanya itatapon doon sa ating sa dulo, sa ating beneficial bacteria chamber. Okay, so that's all everyone, thank you and have a good day.